Hi guys! Tara, samahan niyo akong balikan ang eskwelahan kung saan ako nag-aral noong high school. Maaga nga kaming kumilos ngayon mga mare dahil papunta nga kami ngayon sa JNHS or Hanusa National High School dahil may isang grupo daw ng estudyante na magpapapicture sa akin. Part daw kasi ito ng immersion nila at nag-insist daw yung may-ari ng restaurant na kanilang pinag-immersionan na kailangan daw ay may picture sila sa akin para maibigay yung kanilang final grade. At dahil naawa nga ako sa mga estudyante ay nagpunta talaga kami ni Buyo kahit nga may trabaho siya. At syempre para na rin mapagbigyan yung may-ari ng restaurant at palagi nga daw yung nanonood sa amin. Alas 7 pa nga lang yan ang umaga mga mare, pero tingnan nyo naman ang araw at talagang tirik na. Nagsuot na nga rin kami ng sunglasses dyan mga mare dahil talaga namang napagkakasakit sa mata ng sikat ng araw. Kapag talaga kami ay may pupuntahan ni Buyok na medyo malayo-layo dito sa aming nayon, ay palagi nga kaming nakabangka dahil yan nga lang ang mode of transportation dito sa amin. Lalo na nga dito sa amin sa bandang dulo ay talaga namang usong-uso pa rin ang ganitong bangkang maliliit. May motorcycle din naman sa amin mga mare, kaso nga lang tatlong barangay nga lang ang naaabot nito dahil putol-putol pa nga ang daan dito sa isla. Nakailang patigil-tigil pa nga kami dyan dahil nagloloko nga itong aming motor. Diyos ko, napagkakainit pa naman. Halos 30 minutes nga lang namin binangka mula sa aming nayon papunta dito sa barangay Hanusa. Para nga sa mga hindi pa nakakaalam ay taga dito talaga ako sa barangay Hanusa at dito nga ako lumaki at nakapag-aral ng elementary at ng high school. Kaya naman halos lahat nga ng nakakita sa akin dito ay binati talaga ako dahil dito naman talaga ako lumaki. Ay. Mula nga sa pritil ng barangay Hanusa ay lalakarin mo nga lang ito ng dire-diretso hanggang sa makarating ka nga sa likuran ng simbahan at ayun na nga ang papuntang high school. Diyos ko mga mare, bago pa nga lang ako papasok dito sa school ay napakarami na nga agad memories ang bumalik sa akin. Although lagi ko naman tong nadadaanan kapag kapapunta ako kina nanay, pero ngayon nga lang ulit ako nakapasok dito. Kakaunti pa nga lang ang building noon mga mare at wala pa nga iyang covered court, kaya naman sa damuhan nga kami at sa lupa kami nagtatakbuhan noong araw. At dahil medyo tomgots na nga kami dyan ni Buyok mga mare ay dumiretso na nga agad kami sa kantin at doon nga ay nakita ko ang aking nanay at ang aking kapatid. High school pa nga lang ako mga mare, eh nandito na nga ang nanay ko at siya nga ang canteen seller dito. Pa-comment naman sa comment section kung isa ka sa nakagraduate dito sa JNHS, sa sigurado na kilala mo si nanay yan eh. Pinatikim ko na nga rin kay Buyok itong gaulo ni nanay at ang sabi nga niya eh masarap nga daw. Abay, sip-sip din nani. Natutuwa nga ako sa mga estudyante dahil nakilala nga kami ni Buyok at yung iba nga ay nakapagpa-picture pa. Tamang-tama naman kasi ang dating namin dito dahil break time nga ng mga bata at tingnan nyo naman at nagkakagulo nga dito sa kantin. Marami nga rin estudyante dito dahil mula nga sa mainit na Sapa hanggang Bungbong ay dito nga mga nagsisipag-aral ng high school. Naaalala ko pa nga yung mga kaklasiko na mula pa sa malalayong barangay ay madalas nga silang late dahil nag-aantayan pa nga sila sa bangka. Hindi ko lang alam kung may mga bangka pa silang service ngayon, pero maganda na rin kasi yung daan at dire-diretso na at may mga motor na rin. Ito nga pala yung naging room namin simula first year hanggang fourth year at hanggang ngayon nga ay hindi pa rin pala ito napapalitan. Alam nyo ba mga mare, ma-share ko nga lang din, noong high school kami usong-uso nga yung tinatawag na penpal. Miss ko mga mare, napakarami ko yatang naging ka-penpal noong araw. Hindi pa kasi talaga uso ang cellphone noong high school kami at ang uso nga noon ay sulatan. Yun bang mga tipong may nakalagay sa unahan ng papel na smile before you open at Japan or just always pray at night. Nagkita pa nga kami nitong classmate ko noong araw na si Kuya Ali at teacher na nga siya ngayon at nagtuturo nga siya sa grade 9. Close nga kami noong araw mga mare at naaalala ko nga noon eh nanghihingi nga kami ng piso-piso sa mga estudyante at binibili nga namin ng pagkain sa kantin. After break time nga, nagpakita na rin sa akin itong mga estudyante na magpapapicture nga daw sa akin. Teacher pa nga nila na si Ma'am Charlotte ang nagpicture sa amin dahil request daw talaga ito nung may-ari ng restaurant na kung saan sila ay nag-immersion. May regalo pa nga sa akin yung may-ari ng resto at sobrang excited ko na nga itong matikman. Kaya naman, thank you po sa gift nyo. Hindi na nga man lang kami nakapagpaalam kay Nanet, basta na nga lang kami umuwi ni Buyok dahil gustong-gusto na nga namin makauwi at napakainit nga ng panahon ngayon. Nadaanan pa nga namin itong malaking bahay na dati nga ay White House at dyan nga kami nagtatakbuhan at nag-aakyatan sa puno nung araw. Dati kasi itong harapan ng high school ay bukid at dyan nga kami naglalaro ng baseball at nagtatakbuhan at nag-aakyatan nga kami sa mga dayami. Bago nga kami umuwi ni Buyok at sumakay ng bangka ay bumili muna kami ng merienda doon sa tindahan. Bumili nga si Buyok ng shake at ng chicken para naman may mga tanga-ta kami sa bangka. Medyo malayo din kasi yung biyahe namin mga maret, mabuti na lang talaga at kalma nga ngayon kaya medyo ma-enjoy nga namin ang biyahe. Aba, sa ganda ba naman ng view dito sa aming lugar ay kahit napakatagal ko nang nakatira dito ay hindi pa rin talaga ako nagsasawa dito sa aming isla. Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share. At syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood.